At naabutan pa ng pandemya, naatras na naatras po itong pagpapatupad nitong programa. Subalit ngayon ay binigyan na lang po na hanggang Hunyo, no? Na mag-shift na nga to a modern jeepney, yung mga jeepney operators. Kaya tuloy, may ikinakasa na rin na malaki ang mass transport strike sa susunod na linggo dahil nga po sa pagtutol nila dito sa jeepney modernization program. Ngayon, gusto ng Senado magsumiting nga daw itong LTFRB ng kanilang ulat patukol nga po dito sa jeepney modernization program. Mm-hmm. Siguro kung ano nga po ba ang nagiging estado na nito at mm-hmm. kung ano po yung mga nagiging problema nito. Alamin natin ha, mula kay on-the-spotter natin si Robert Mano, ano nga po ba ang deadline pati na ibinigay sa LTFRB para mag-submit ng report. Robert, good morning. Good morning, Tony at Casey. Iminungkahi ni Senate Committee on Public Services Chairman, Senator Grace Po, sa LTFRB na masutukan ang pagkakaroon ng dagdag na ruta at mga sasakyan para mabigyan ng maayos na transportasyon ng mga commuters. Reaksyon ito ni Po sa bantang tigil pasada ng ilang mga transport group bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Ayon kay Po, matagal ng problema ang modernization sa mga PUVs dahil malaking problema dito noon pa ang pagkukunan ng pondo at hindi rin makautang ng tama sa gobyerno ang mga driver at operators para sa pag-upgrade ng kanilang mga sasakyan sa Euro 4. Dahil dito, duda si Po na kung walang solusyon na ilalatag ang LTFRB, ay tiyak na panibagong problema na naman ito at posibleng ma-extend na naman ang deadline na ibigay sa mga PUVs para makasunod sa modernization program. So, malaki pa rin dapat ang i-explika ng LTFRB hinggil dyan. Dahil sabi nila, hanggang June extended, di ba? Merong extension yung June. Alam mo, kung hindi sila kumikilos ngayon, ilang buwan na lang yan, problema na naman yan. Pagdating ng June, i-extend nila ulit. So sabihin na natin, ano ba talagang kaya natin i-modernisa? Ang importante, may sapat na sasakyan at ligtas na masasakyan ang ating mga kababayan. Huwag na nilang kahirapin pang byurokrasya. Tignan nila, may kakulangan ng ruta, may kakulangan ng mga sasakyan. So, yun ang tutukan nila ng problema na, ng kanilang pagbigay ng solusyon. Ano ang ligtas na paraan at magbukas ng mas maraming ruta para hindi tayo kulang ng mga sasakyan? Sabi pa ni Po, hihingi siya ng update sa LTFRB hinggil sa modernization at para matukoy na rin kung kakayanin pa ba ang ibinigay na deadline. I think it's high time really for them to come and give us an update again. I will not issue a comment with regards to the progress because it's been a while since we actually had a discussion with regards to the modernization program, and I think we have to call them back in. Since they've already extended it to June, we have ample time, hopefully, to see what the reality is and if June is a practical deadline. Is it an achievable deadline or is it another arbitrary deadline? Wala namang ibinigay na particular na petsa si Po para makapagsubite ang LTFRB ng kanilang report. Pero ang sabi ni Po, sa oras na dumating sa kanila ang report ng LTFRB ay malalaman nila kung ilang porsyento na ba talaga yung nasa nakapag-modernize ng kanilang mga PUV at matutukoy na din kung sapat ba yung binigay na extension hanggang June. Robert Mano, ABS-CBN. Robert, maraming salamat.